gusto pa. Ilangan niya na overhaul. Sabi ko sa kanya, Ma'am, kung ikaw ay may arthritis, masakit ang iyong tuhod, malabo ang iyong mata, mahina na iyong tenga, magpasalamat ka na lang na ikaw'y buhay pa dahil sa edad mong 96. So what I'm saying here is, let us be realistic. But God, in His powerful presence, pinagagaling din. At ang misteryo ng mismo kung ito ay ito. Sabi ko, bakit kaya ang mga tao, ginagamit ako ng Diyos para gumaling ang mga tao sa pamamagitan ng misa? Dahil po, marami na po ang nawawala. Marami po sa atin, gusto kong aatin ng misa, 15 minutes lamang pinapagalitan ang pare pagka naka 30 minutes. Minsan pag naatin ng misa, inaantok, nakakatulog. Minsan pagka naatin ng misa, kung ano-anong iniisip, pagpasok ng simbahan, nagte-text na. At ang sinasabi ay, where are you? So that, I'm sure, hindi si Jesus ang tine-text. Kasi si Jesus, hindi naman kailangan ng text. Tine-text yung iba. So in this ministry, I'm always preaching and admonishing that, can you please feel God's presence? Pwede ba? Pagka po kayo a-attend, can you please focus on the Lord? Huwag po kung saan-saan ang inyong mga isip, huwag kung saan-saan ang inyong mga biwa, nawawala. Tuloy nung ako'y nagmisa, may isang reader, hindi alam ang sasabihin, nagkamali, pagkatapos ng reading, ang sinabi ay, my dear sisters and brothers, instead na sabihin niya, the word of the Lord, ang sinabi niya ay, my dear sisters and brothers, this is the end of the world. Alam niyo po ang sagot ng congregation? Thanks be to God. No, we are thing, pero nangyayari po yan sa mga taong na-attend ng misa na kung saan-saan ang isip. Kaya tuloy, hindi nagbabago ang buhay. Nung po ako'y bata, I stopped going to church. Bakit ka mo? Kasi po yung mga manang sa aming simbahan, napakasusungit at napakatatapang. Ang tawag po noon sa kanila ay hindi manang, kung hindi manananggal. So when I naging pare na po ako, inisip ko, bakit kaya may mga taong simba ng simba hindi nagbabago? Hindi po nagbabago dahil hindi narinig ang Diyos. Hindi po nagbabago dahil pagpa-attend ka ng isa, lagi nagmamadali. And it is so sad. This is what I notice in our church and in our culture. Naging cultural na sa ating mga Pilipino ang sumimba. We are highly sacramentalized, but we are not evangelized. We are not renewed. To give you an idea, may binilasan akong bahay. Napakaraming santo. Nung pagtingin ko sa ibaba ng santo, may palaka. Yung palaka, may piso. So, tinanong ko sa may-ari ng bahay, ano po ang ibig sabihin? Hindi ko wala po akong kilalang santo na may palaka, may piso. Oh, Father, yan po ay pangkabwenas lamang. So, this is where we are. Do we really believe in God who's so powerful, so loving, and so forgiving na siya magpapagaling? Bakit maniniwala pa tayo sa palaka na pabuenas? Hindi na natin kailangan ang pabuenas because we have this God. We don't need anybody. We don't need anything. We only need God. The reason why we are highly sacramentalized, we do not know the Word of God, kung ano-ano ating pinaniniwalaan. We are the one who deprive ourselves in experiencing God's power. Kaya nga siguro sinabi ng Diyos, oh, sige, bibigyan kita, Father Suarez, ng gift. At i-preach mo na sa misa, pagka sila'y umatid ng misa, at hindi sila nagmamat, hindi parang sinisilihan ang kanilang mga kwek, pagka upo ng simbahan, gustong umalis na agad. I-preach mo na may gagaling sa iyong misa.
Kaya nga po, pag ako'y nagmimisa, ang sabi ko ay, bakit ang dami natin ng misa? Marami na po nagre-reklamo sa akin. Ang sabi ko, God, salamat po. Maraming nagkasakit. Kaya sila'y nasa simbahan lahat. Misa kung hindi mo magkakasakit, hindi sisimba. Totoo po yan. Ginagamit ng Diyos na tayo ay magkasakit, manghina, upang tayo bumalik sa Kanya. At sa pagbalik natin sa Kanya, tayo'y Kanyang pagagalingin. Hindi lamang ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating kaluluwa. Kasi mga kapatid, ang ating kaluluwa nangangailangan din ng kagalingan. We become miserable not because of our physical infirmities, but more so of the anger and the bitterness into our hearts. Mayroon pong dalawang nagpa-pray over sa akin, nasa wheelchair, hindi po makalakad. Yung isa pagka-pray over ko, nakalakad agad. Nainggit yung katabi, ayaw po kong paalisin. Father Suarez, gusto ko rin makalakad. Pray over mo ako. Pray over ko po, hindi talaga pwede. Tagaktak na ang aking pawis, talagang hindi pa rin makatayo. Sabi ko, I think, malaki yung problema. Ano ang problema ko, Father? May galit ka ba sa iyong dibdib? Sa akin ay ito, Father, hindi ko mapapatawad ang biyanan ko. Saan ka na nangyari sa iyong biyanan? Father, ang biyanan ko pa kay Alamera. Naging miserable ang buhay namin mag-asawa dahil sa kanya. Nung tinignan ko naman yung mukha niya, parang 75 na. So sabi ko, saan ang biyanan niyo ngayon? Tatlong taon na pong patay. Sometimes we are like that. Why? Ang ikli lamang ng buhay. Life is so short, and yet we are making our life so miserable. Sinasayang natin ang oras na ibinibigay sa atin ng sandali, which is so precious. Kaya ang sabi po ng Diyos sa atin ay ito, for we ourselves were once foolish. Yan, foolish. Ano pa sa Tagalog ang foolish? Siguro, tanga, ibig sabihin ko. Foolish. F-O-O-L-I-S-H. Tayo daw ay mga foolish kasi masyado tayong envious at galit tayo sa isa't isa. Ang tao raw na may galit sa kanyang kapwa ay isang tanga. Sabi ko ng Biblia, we are hating one another. We are malicious. Yun doon mga maliciosa. At saka pwede na isa pa dito yung envy. Yun doon mga inggitera. Yan ang tinatawag na foolish. Sa Tagalog ay tanga. Ayaw naman natin sabihin tayo tanga. So para tayo po hindi matawag ng Diyos na tanga, we should not be envious. We should not hate one another. Why? It's not good for us. Pwede ba huwag tayong gumawa ng isang bagay na hindi makakabuti sa atin? Yung pagtatanim ng galit, hindi po makakabuti sa atin. Yung sumigaw ka ng sumigaw sa iyong kapitbahay, sa iyong kasama sa bahay, hindi po maganda yan. Stop doing it. It's not good for us. It's not good for your health. Tulad nga po nung sinabi ko, yung dahil mong hindi makalakad, kaya nga, kaya baka yung iba, nalulungko na. Sa sobrang galit, kasi nga sinasabi ko, yung arthritis, tapos ang kamay na may arthritis, o huwag nyo lang itaas. Yung mga matangkuhin, sensitive, nagkaka-arthritis yan. And God, God is telling, ang sinasabi po ng Diyos, can we change our disposition? Let us focus only on the Lord. You know, from the very beginning, God is saying, do not worry and do not be afraid. Nagtataka rin ako dyan kung bakit sinabi yan ng Diyos sa Biblia. Kasi maraming lumalapit sa akin, stage 4 cancer, alala sabihin ko, don't worry.